Nakahabol ang bunsong anak ni Jacqueline Jose na si Gwen Garimon Gak sa huling araw ng burol ng aktres hanggang sa ito inilagak na sa kanyang huling hantungan at ito ang kanyang madamdaming mensahe para sa kanyang yumaong ina. Halina't sabay-sabay nating panuuri na talamin ang video ito na tiyak magpapatuloy rin ang inyong mga luha. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nakarating ang nakababatang kapatid ni Andy Aguinman na si Gwen Gak sa interment ng namayapang aktres na si Jacqueline Jose. Makikita sa litrato ang anak ni Andy na si Ellie, Gwen, Andy at fiancé ni Andy na si Philmar Alipayo. 7 araw na ang nakalipas mula ng matuklasan noong Linggo, March 3, 2024, ang wala ng buhay na katawan ng premiadong aktres na si Jacqueline Jose sa kanyang tahanan sa Loyola Grand Mansion, Marikina City. Isang malungkot na balitang ikinabigla ng lahat. March 2, 2024 nang bawian ang buhay si Jacqueline at nitong Linggo ng hapon, March 10, inihatid ang kanyang cremated remains sa The Garden of the Divine World, Columbari sa E. Rodriguez Senior Avenue, Quezon City. Inilibing ang mga labi ni Jacqueline isang araw matapos dumating ang kanyang bunsong anak na si Gwen na nag-aaral sa Amerika. Hinintay lamang ang pagdating ni Gwen mula sa US pero nauna nang umuwi sa Pilipinas ang ibang mga kapatid ni Jacqueline na permanente nang naninirahan sa Amerika. Sa kanyang pagpanaw, 3 pelikula pa ni Jacqueline ang hindi pa naipalabas sa mga sinihan, ang Pieta, Poon at Acetylene Love na pawang mula sa direksyon ng award-winning director na si Adolf Alex Jr. Bago pa man binawian ang buhay si Jacqueline, may plano nang ipalabas sa mga sinihan ang Pieta sa April 2024 pero nagkaroon ng special screening ang pelikula noong December 2023. May mga eksena pa si Jacqueline sa Poon at Acetylene Love na hindi pa nakukunan at ito ang gagawa ng solusyon ni Adolf. Co-star ni Jacqueline sa Poon si Ronaldo Valdez na sumakabilang buhay naman noong December 17, 2023. Matatanda ang naging kontrobersyal ang pagpanaw ni Valdez dahil kumalat ang video nang imbestigahan ng Quezon City Police District ang kanyang pagkamatay na dahilan para matanggal sa pwesto ang 3 pulis sa Station 11. May mahalagang aral na natutunan sa nangyari sa imbestigasyon sa kaso ni Valdez na nag-viral ang video na kuha noong rumisponde ang pulis sa bahay nito. Nang matagpuan ang bangkay ni Jacqueline, tiniyak ng kanyang mga kamag-anak na walang ibang tao na makakapasok sa tahanan niya at ipinagbabawal din nila ang mga cellphone camera na pwedeng gamitin sa pagkuha ng video at larawan. Nakontrol din ang pagpasok ng mga tao sa village na tinitirhan ni Jacqueline Jose. Ibinilin agad ng mga kamag-anak niya sa gate security personnel na itawag muna sa kanila ang lahat ng mga tao na darating at magsasabing pupunta sila sa tahanan ng aktres. Ito ay para mapangalagaan ang privacy ng aktres sa huling pagkakataong nakita ang kanyang katawan bago ito ipinakremate noong Lunes, March 4, 2024 sa Arlington Memorial Chapel, Araneta Avenue, Quezon City. The first of my life, she was Tita Jacqueline. One of the many titas who would share a table with my mom at the countless children's parties she would attend each year. I don't remember interacting with her that much, aside from the usual beso. She was just that tita who appeared with a facial burn on TV, and that tita who had a daughter who looked like a doll and almost never spoke. After many years of not seeing each other, her daughter and I would again cross paths. That's when I got to know her more, and when she became Tita Jane. She was indulgent, fun, and as we usually put it, cowboy. She would at times join Andy and I on our dates to the movies, to fully book, and to restaurants. She would always cook for me whenever I visited, and we would bond over our love for Michael Jackson and interest in politics, much to Andy's annoyance. Nevertheless, I still felt the need to impress Tita Jane. Mas niligawan ko pa ata siya kaysa sa anak niya. And by God's grace, a few months later, that daughter of hers who looked like a doll and almost never spoke became the mother of my daughter, Ellie. And boy, was Tita Jane the happiest. It wasn't exactly a smooth sailing pregnancy, showbiz-wise, but being a nanay to Ellie seemed like the best thing that ever happened to Tita.
Ellie was her pride and joy. Ellie became her life. It's no secret that Andy and I had a lot of highs and lows. And through it all, Tita Jane never wavered. In fact, the trials Andy and I faced brought me and Tita Jane even closer. Siya ang kausap ko sa phone ng ilang oras kapag may problema. Siya ang kainuman ko kapag may mas malaking problema. Siya ang kaiyakan ko kapag hopeless na talaga. And when it comes to Ellie, lalo na yung mga panahong magulo ang lahat, siya ang naging sanggang dikit ko. There were just too many ways in which she would help me. But what stands out to me is during the times when I was dying to see or spend time with my daughter but couldn't, Tita was the one who would help me find ways. Kahit anong oras, kahit nasa taping pa siya, she would go out of her way para makasama ko si Ellie, even just for a few moments. Perhaps she did it for me too. But I'm sure she did it, especially because she knew it would be good for Ellie. But as fate would have it, Andy and I would go on with our lives separately. And that, unfortunately, created a gap between me and Tita Jane. Nawala na yung phone calls, text messages, at inuman. It genuinely pains me to admit that we have basically become almost strangers these past few years. Hi, hello, and thank you na lang every time sinusundo or hinahatid niya si Ellie sa amin. Tita, if you're listening, salamat sa lahat-lahat. And I'm sorry. Napakabigat nito, Tita. Nagpaalam ka na lang bigla. Ang daming sana. Sana na ibalik pa natin kung paano tayo dati. Sana nahingan kita ng advice sa trabaho natin. Sana naka-exe naman lang kita. Sana nakapag-two-bots pa tayo. Sana napadalas pa si Ellie. Sana kinumis na kita nung malungkot ka at nag-iisa. Tita, sana makabawi ako sa'yo through Ellie. Pero huwag kang mag-alala. Dahil tinuruan mo ako at pinakita at pinaramdam mo sa akin kung paano maging mabuting magulang. Ellie will be okay, Tita. Hindi ko siya pababayaan. In one of your last text messages to me, ang sabi mo, Jake, namimiss kita sobra. Anak pa rin, turun ko sa'yo. Mahal kita, alam mo yan. Tita, sana alam mo na mahal din kita. At mahal na mahal ka ni Ellie, Tita. Your one and only nanay, you'll always be. Thank you.